Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video, mag-unbox tayo ng Enplay computer case for gaming computer. So, bago yan, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking video. So as you can see, meron tayong computer dito. So gusto ko siyang ilipat dun sa kabilang casing niya. So medyo luma-luma na din to, pero okay pa rin naman. So ayan, tatanggalin ko sa dyan, tapos ililipat ko dun sa nabili kong Enplay na gaming computer. So bala ko kasi siyang i-upgrade, lagyan ko siya ng GPU, at saka dagdagan ko siya ng memory, yung RAM. So ayan, bala ko siyang paunti-unti. Yung processor pala nito is nasa i7 na second gen. I don't know the exact model number ng processor. Mamaya titingnan natin kung anong processor siya. So basta nasa second gen yung processor niya, medyo na nalipasan na din ng panahon, but pwede pa, medyo malakas-lakas pa. So pang editing lang naman ng mga video, and then yung apps na ginagamit ko is Filmora, and then minsan ang utukad. So hindi naman ganun ka kailangan na high-end, so but pwede pa, medyo mahal kasi yung high-end ngayon. So ito naman na lang muna yung pagtatiyagaan ko. So ayan. So ayan, kulang pa siya ng mga fans saka memory. So ayan yung power supply ko sa loob. Sobrang dami niya. Sobrang dami ng wires. So yung power supply ko pala ay nabili ko siya sa Shopee. So yung power supply niya is galing siya sa mining. So 1,800 watts daw siya. So ayan, ulitin ko, 1,800 watts daw siya. So far okay naman siya. Ang ganda naman yung power supply. Nilinis ko lang siya pag dumating kasi maraming alikabok. So ayan, kulang pa siya ng mga fans, yung tawag doon, yung RAM ko, kulang pa siya, pa rin siya ng dalawa. So ayan, ordinary fan lang muna ng processor yung gamitin ko. So kailangan ko kasi siyang mapagana ngayon kasi meron ako mga ginagawa. So kailangan ko siyang matapos at pansamantala mapagana ko siya para ma-proceed ko na yung mga ginagawa ko.
So, ayan. So, sa likod, ayan, ayan yung mga sa mga wires niya na nagkakasya ko na lang dyan. So, hindi ko siya, ang hirap niya i-manage yung wires niya. Ang hirap i-manage yung wires niya kasi sobrang dami. As in, halos napuno talaga yung buong slots. So, hindi ko talaga siya pwedeng itago. So, dyan ko na lang siya. Tinanggal ko na lang yung lagayan ng hard drive. Ito yung lagayan ng hard drive sa loob, dito sa loob. Tinanggal ko na lang siya para maipagkasya. So, sayang din naman kasi yung power supply. So, gustong-gusto ko kasi yung power supply kasi kahit wala na akong EVR, maganda siya. So, sinubukan ko siya sa ibang PC. Kaya lang, problema dito. Sobrang daming wires as in. So, dyan na lang muna siya. So, ayan, paunti-unti. Yung build para na to, paunti-unti. Binigay lang sa akin yung processor na i7 na second gen. So, sayang din naman kasi yung processor, yung motherboard, binigay lang din. Ayan, sorry. So, ayan, pinagtatagpi-tagpi ko na lang siya. Ayan. So, ayan, pinagtatagpi-tagpi ko na lang siya para mabuo. Ayan. So, ordinary processor lang muna. Ordinary fan ang processor yung ginagamit ko. Yung RAM, bigay lang din. So, may dalawang RAM na kulang. So, siguro ako na magbigay. So, yung binili ko lang dito is yung housing, yung power supply. So, ayan. So, mamaya papaganahin natin kasi may kailangan akong gawin at tapusin. So, bago natin na tapusin ang video na to, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking video. So ayan guys, yung mga wires ng power supply ko, sobrang dami. Ayan, nakita nyo yan. Yan yung wires ng power supply ko, ayan. So gumagana na siya ngayon, ayan. So, ayan, kulang pa siya ng fan. So far kailangan ko siyang tapusin at may mga kailangan pa akong gagawin. So, maramdaman mo naman kasi yung quality ng power supply kung maganda siya o hindi. Although nawala siyang level, so yung power supply parang galing siya sa mining. So ayan, papansin niyo, ayan. Pansamantala kasi hinanap ko yung 4-pin para dun sa power supply na additional power na para sa 4-pin. Yung 4-pin para dyan, yung red na socket. So ayan guys, na ipagkasya ko na. So wala talaga tayong choice kundi ipulupot na lang dyan sa loob isa-isa and itali ng cable tie. So nandyan na din yung hard drive kasi yung bay ng hard drive tinanggal ko na, dito dapat yung position niya para maitago. So ayan, may fan ako na tatlo, so subukan kong ilagay. So, sana matapos ko agad to kasi marami pa tayong gagawin. Yung mga wires dito sa loob, ayan. So, medyo magulo talaga. So, sobra dami pa naman ng wires, hindi ko alam paano ko ilalagay. So, ayan, nalagay ko na din ng fan. So, I hope sa susunod meron na siyang 4 na RAM at GPU. Wow! Nice! Dondo, walang graphics card. Ayan guys, so walang graphics card. Ayan. So ayan, umanda na siya. So ngayon, magtatrabaho na tayo. Makapag-edit ulit na ako ng video. So, I hope next update, meron na siyang graphics card and 4 na memory. So, pag-iipunan. Ayan.